Handang umalalay ang MMDA sa face-to-face classes. Tuloy-tuloy ang libreng sakay para sa mga mag-aaral, pati ang mga commuter na mahihirapang sumakay kasabay ng pagbubukas ng klase bukas. Nagdagdag din ang ruta para sa mga jeep at bus. May ulat si Joshua Garcia. Mahigit 30 bagong ruta ng public utility bus at nasa 70 ruta ng public utility jeepney ang binuksan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ito'y para pa rin sa pagbubukas ng klase bukas. Sa ilalim ng kanilang memorandum, kasama rin sa mga binuksan ang mahigit 30 ruta ng UV Express. Alinsunod rin dito, kinakailangan na kumuha ang mga driver at operator ng special permit na may valid at existing na Certificate of Public Convenience o CPC para makabiyahe sa mga bagong ruta. Para naman sa mga may katanungan kaugnay dito, maaaring tumawag sa LTFRB 24/7 hotline 1342 o mag-message sa LTFRB official Facebook page o pumunta sa kanilang official website. Bilang bahagi rin ng Balik Eskwela 2022 Task Force, magtatalaga ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng 4 na bus at 2 military truck para sa kanilang pang-araw-araw na programang libreng sakay. Magsisimula ang biyaheng ito kada 6 hanggang 8 ng umaga mula sa Doña Carmen sa Commonwealth hanggang Welcome Rotonda sa May Espanya, Maynila. Ayon kay MMDA Task Force Special Operations Head Colonel Bong Nebrija, itinuloy lang nila ang libreng sakay dahil inaasahan nila na mas lalala ang sitwasyon ng mga commuter lalo't simula na uli ang face-to-face classes. Yung libreng sakay kasi ano, we've been doing that even before the opening of the classes. This is part of our initiative na tumulong yung mga na-i-stranded na pasahero sa may Commonwealth. Matatandaan din na noong nakaraang Hulyo ay inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang libreng sakay sa MRT3, LRT2 at PNR para sa mga estudyante. At tatagal ito hanggang Disyembre ngayong taon. Josh Garcia para sa Bayan.